Magsitayo po ang lahat. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa unang Biyernes tayo ng buwan ng Pebrero. At ngayon ay ialay natin ang misang ito sa pasalamat sa ating poong Jesus Nazareno. Gunitain rin natin si San Blas, Obispo at Martir. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakrosposting na mga chapels, groups at communities. Isama natin sa misang ito ang kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, siya ay ating Panginoon noon, ngayon at magpakailanman na nagpapahayag ng pag-ibig para sa atin, kaya kailangan tayong magkaroon ng buhay sa pag-ibig ayon pa sa sulat sa mga Hebreo. At sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, atin pong makilala ang ating Panginoong Hesus na gaya ng nangyari sa nangunguna sa kanya, si San Juan Bautista na ating patron, na magkaroon ng kamatayan, ang ating Panginoon ay magkaroon ng pag-alay ng buhay upang tayo ay maligtas, upang tayo magkaroon ng buhay na ganap at ikasyasya. Ngunit sa mga sandali na hindi natin natutupad ang mga dapat nating gawin at hindi tayo tumatalima sa kaluuban ng Diyos, humingi po tayo ng patawad at dumulog tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayong makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kaming dumadalangin kay San Blas na iyong mater upang kapayapaan at pagkakasundo ay makamtan namin araw-araw. At sa iyong paglingap, sumapit nawa kami sa walang maliw na buhay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat.
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel nang di nila nalalaman. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo'y nakabilanggo ring kasama nila. Gayon din ang mga pinagmamalupitan sapagkat maaaring kayo may dumanas din ng gayon. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya. Huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan. Walang pag-aagam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay. At tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Hesukristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kaninuman sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Iingatan ako kapag may bagabag, sa banal na templo'y iingatang ligtas. Itataas niya sa batong matatag. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin, huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil, akong katulong mo at iyong alipin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Ang salitang mula sa Diyos kapag isinasaloob ay mamumunga ng lubos. Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi siya si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagawa siya ng mga himala. May nagsabi naman siya si Elias, o siya ay propita katulad ng mga propita noong una anang iba. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay sa Juan na pinupugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito ay asawa ni Pilipi na kapatid ni Herodes. Ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng iyong kapatid. Kahit si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan, hinangad niyang ipapatay ito ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito ay taong matuwid at banal. Kahit ipinagsasanggalang niya, gustong-gusto niyang makinig kay Juan bagamat labis niyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at mga pangunahing mamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin kahit sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinunan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay niyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanyang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inlagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Unang Biyernes ng buwan ng Pebrero, buwan ng pag-ibig. Unang pagkakataon din na tayo ay magpapasalamat sa ating Poong Hesus Nazareno. At ngayon ating gunitain ang isang obispo na si San Blas na siyang kilala na magpapagaling sa kanumang sakit sa ating mga lalamunan. Wala munang pag-uusba sa kandila dahil nasa panahon pa tayo ng pandemya ng COVID-19, pero mayroong isang basbas pa na pangkalahatan. Ngayon po, sa ating mga pagbasa, ang ating mga pagbasa ay ang pagkilala kay Jesus. Ano ba ang pagkilala mo sa ating Poong Hesus Nazareno? Ang iba, nakilala nila ang ating Poong Hesus Nazareno sa mga replika, sa mga debosyon, sa mga dasal, o dili kaya sa mga kwento sa Biblia. Ngunit ang dapat na itanong sa ating sarili, kilalang kilala na ba ang ating Panginoon na sa kaibuturan ng iyong puso ay masabi mo, siya ay tunay kong kaibigan na nagligtas sa akin. Siya ang nagmamahal sa akin na nag-alay ng kanyang buhay. Siya na
nagbibigay buhay na ganap at ikasyasya na dapat kong sundin, na dapat kong bigyan ng dekalidad na panahon, talinto at anumang yaman na nasa akin. Siya ang tunay na kaibigan na ilaan ko ang buong buhay. Gaano mo siya kakilala sa iyong loob? Kapag katingnan po natin sa ating unang pagbasa, sa sulat sa mga Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 8, ang versikulo 8 ay nagsasabi nito ng tunay na pagkilala sa Panginoon. Si Jesucristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan ay siya rin magpakailanman. At paano si Kristo, ayon pa sa ating unang pagbasa, sinasabi sa sulat sa mga Hebreo na mag-ibigan, sapagkat ang turo ng ating Panginoon ay ang bagong utos niya. Banghili San Juan, Kapitulo 15, versikulo 12 hanggang 13, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. At hindi lang yon, kailangan na magkaroon ng damayan, magkaroon ng pagrespeto sa pamilya, sa mga kasambahay, na hindi yun ginawa ni Herodes. Si Herodes, isang malupit na tao. Siya ay mamatay tao. Nilustay niya ang kayamanan ng bayan niyang Israel. At hindi lang yun, siya'y nangangalo niya dahil kinakasama niya ang ibang babae. Kaya sinabihan siya ng San Juan Bautista na yon ang kasalanan mo. Kaya pinapapatay si San Juan Bautista dahil lang sa sayaw ng anak ni Herodias na si Salome. Kung minsan ipinagpapalit natin ang buhay ng isang tao dahil lang sa kung anong mga kahiyan, dahil sa mga pangako na sinasabi ni Herodes, ibigay niya kahit kalahati ng kanyang kaharian. Kung minsan ginagawa natin ang kung anong gusto nating gawin para lang sa pagtupad o dili kaya paglinis ng ating sarili o ng pangalan ng pamilya, at gagamitin natin ang ating kapwa-tao. At ito yung ginawa ni Herodes. Kaya siya ay hindi nakakilala ng Panginoong Hesukristo sa tunay. Dahil sabi niya, siya ay si Juan Bautista na kanyang pinugutan noon. Na ibig sabihin, pagkilala niya ang ating Panginoon na gaya ni San Juan Bautista na kahit magsabi ng totoo, ay kanyang papatayin. Ganon din ipapatay ni Herodes ang ating poong Jesus Nazareno dahil siya ay nagtuturo ng kabutihan, pag-ibig. Siya ay gumagaling at nagpapagaling ng lahat ng mga karamdaman at kanya pong binigyan ng mga himala ang lahat ng tao upang ang mga bulag ay makakita, ang mga bingi ay makarinig, ang mga patay ay mabuhay, at ang lahat ng klaseng karamdaman ay kanyang pagalingin. Sampo na ang pagpalayas ng masamang espiritu, na itong masamang espiritu ay sumasanib sa mga namumuno na mga masasama, gaya ni Herodes. Kaya kapag tingnan po natin sa ating mga pagbasa, atin pong dapat kilanlin, ating dapat na tingnan ng mabuti paano ba ang ating pagkilala kay Kristo. Itanong ko uli ang unang tanong ko, gaano mo kakilala ang ating Panginoong Hesukristo? Ang ating Panginoong Hesukristo, una sa lahat, siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Maari sana tayong iligtas ng Panginoong Diyos kahit hindi siya maging tao. Ngunit siya'y nagiging tao upang kapwa natin, upang ipakilala na ganon ang pag-ibig ng Diyos, at dahil sa pag-ibig na dakila at tunay, siya po'y nagkatawang tao
upang makiisa sa ating aba na kalagayan, ating karupukan, ang ating kahinaan, ang lahat ng ginagawa ng tao. Ngunit hindi niya tinuralan ang ating buhay kasalanan. Kaya iniligtas tayo ng tunay ng Diyos nang dahil sa pag-ibig. Nang dahil sa pag-ibig, nag-alay siya ng buhay para sa atin. Pakisabi sa kapatid mo at katabi mo, o dili kaya kakilala mo, o kaya kasama mo ngayon sa nakaupo, iniibig ka ng Diyos. Pakisabi ng malakas, iniibig ka ng Diyos. Iniibig tayo ng Diyos, at ang pag-ibig na yan ay siyang nagbunsod sa atin upang tayo ay narito magsiksikan tuwing Biyernes, lalo na kapag kaunang Biyernes ng buwan. Pero higit nating lalong pahalagahan ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay agape. At sa kanyang agape, siya ay nag-alay ng kanyang buhay. Siya ay nakiisa sa atin ng matagal na panahon. Noon, hanggang nag-alay siya ng buhay, magpahanggang ngayon siya ay kasama natin. Kaya dito sa Eucharistia, dito sa Banal na Misa, atin pong tinatanggap ang anyo ng tinapay. Ngunit yun ay sinasabi, katawan ni Kristo at yan si Kristo. At magpakailanman hanggang kailan siya ay kasama natin kapag ka nakilala nating tunay ang ating Panginoong Hesus, na handa rin tayong gagawa ng mabuti, magkaroon ng adikain ng kabutihan, malasakit sa kapwa, pag-espito sa pamilya at sa kasal, pagkaroon ng tunay na habag at awa sa ating kapwa, pagpatawad sa isa't isa, pagtanggap sa isa't isa, pagkakaisa sa isang mapayapa na paraan, magkaroon tayo ng isang panibagong paningin sa buhay na hindi ang kapangyarihan, hindi ang kayamanan, hindi ang katanyagan ay siyang magpairal sa sambayanan natin, bagkus ang panampalataya sa ating Panginoong Hesus Nazareno. Ang pag-ibig sa ating pong Hesus Nazareno, ang buhay panalangin na siyang pag-ugnay natin sa Kanya, at ang pag-alay ng mga biyayang dapat ating ibigay sa Kanya, sapagkat Siya ay ating Diyos, noon, ngayon, at magpakailanman, na ating mamahalin ng tunay, sapagkat mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, magiging matagumpay lamang ang ating pagkipaglaban sa puwersa ng kasamaan kung magsama-sama tayo sa panalangin. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tulad ni San Juan, ang mga namumuno ng simbahan naway maging matapang na mga tagapagpahayag ng Ebanghelyo ng katotohanan, manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong lahat naway tumulong ng buong puso sa pakikipaglaban ng simbahan sa mga madidilim na pwersa na siyang umaalipin sa tao, manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong mga Kristiyano, naway maging hayag sa pagsasalita sa ating mga alalahanin laban sa mga taong nagsasamantala at sa mga sinasamantala, manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Ang mga biktima ng opresyon naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan.
Makalangit na, Ama, hindi nagbabago at kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng katapatan na manahan sa iyong presensya sa lahat ng araw na namin ito sa pangitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Oong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay-alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, batid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ng mga alay na nakahanda upang paaalabin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Blas. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanayintunay ay marapat ni kay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni San Blas ay parangalan siya ay kalag naming may panindigan ikaw ay pahayag kahit siya ay mamatay sapagkat may narapat mong kanyang matularan ng anak na nagsahain ng siling buhay. Tulad ng naganap siyang anak, ang dugo ng mga martir ay dumanap, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga helsi siya awit ng papuri sa lumpay sa kalangitan, kami nagbumini sa kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu, yung banal ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya ang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa mong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabuhay galing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisaan mga Birhen Maria, ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya, ni San Jose. Kaisaan mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Blas, ni San Roque, ni San Luis Ruiz, ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Na ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na pa'y natin at Diyos, ipahayag nating nalakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at nilisalat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon
Ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Oong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Oong Jesus Nazareno, patawad ko sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ikay pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Oong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Oong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ikay pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Announcement.
Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21. Pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa, ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dilata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong suporta. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paningkot tagumpay sa pagtiis ng pagsubok sa Saint Martin San Blas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Ngayon ang pagbasbas sa lamunan at iba't ibang mga karamdaman. Pakilagay lang po inyong kamay sa inyong may lalamunan. Pakundangan sa pagdalangin ni San Blas, Obispo at Mater, kayong may sakit sa lamunan at iba pang karamdaman, ay iligtas nawa ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating banal na Ekaristiya, banal na Misa, kinarit sa loob at sa labas, ang labanang team na sino kami naugnay, sumitan ng iba't ibang social media platform at kuspusting sa iba't ibang paraanaway ang inyong panalangin na dinggay ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain ka lagi ng Pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Ngayon ay ang ating pasalamat sa Kanya sa may biyayang ating tatanggap at ating inaasam-asam. Pabaon po sa misang ito. Kilanlin natin at kilalanin nating mabuti ang ating Panginoong Hesus at tayo ay marunong tumatalima sa kalooban ng Diyos. Ngayon po ang basbas. Mangyari po lamang itas bagya mga bagay-bagay na basbasan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, niagbas ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mo kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta na wala yung katugunan na tanggapin ng kasagutan, may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga lalang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pinitan ng benisyon nito na may malalang pangako ng sa binyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.